Magandang araw at magandang buhay mga Curb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So nagbabalik na naman ako ngayon para sa panibagong bike check video. Syempre dito yan sa MM Cruise Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawe, Bulacan. Ayan. So iba bike check natin dito mga Curb. Napakaganda nito. Tosic Gran Fondo. So kung naghahanap ka ng isang bike na all around na pwede sa road, pwede sa lupa, ayan. So tamang-tama sa iyo ang video na to. At the same time mga Curb, budget friendly, eh, magaang sa bulsa na bike. Ayan. So bago ko simulan ang bike check mga Curb, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan. So ano pa hinihintay natin mga Curb? Excited na talaga akong simulan ang bike check nitong Tosic Gran Fondo. Okay, tara! So ay mga Curb, ang ating iba bike check, syempre ang bike na nasa harapan natin, ang Tosic Gran Fondo. Ayan, so tamang-tama to sa mga gustong mag all-arounder. Ayan, pwede sa road, pwede sa mountain. So palagi ko, gravel bike itong ating iba bike check. Ayan, so sisimulan natin ang bike check. Syempre, yan, sa timbang palagi naman mga Curb. So tumitimbang itong Tosic Gran Fondo ng 12 kilogram. Kung kita nyo naman mga Curb, magaang ito para sa isang built bike. So nasa kalagitnaan siya ng bigat ng isang road bike at ng isang mountain bike. At kita nyo naman mga Curb, tingnan nyo yung frame, mukha siyang mountain bike. Ayan. So dito kasi may triangle tayo nakikita. Ayan. So palagay ko isa tong pwede nating sabihin gravel bike. Ayan, hindi ko masyadong ma-determine mga Curb kung ano yung pinagkaiba kasi ng gravel bike sa endurance bike kasi may nakita tayo ditong tornilyo. Ayan, so frame natin mga Curb is 51 cm yung ating size. Tamang-tama sa akin to mga Curb. At 54 cm naman itong ating top tube. Ayan, kitang-kita mga Curb, ang kinis oh. Ang ating head tube ay 145 mm. May kahabaan yan. Ayan. Smooth welding. Kita nyo naman. Matte gray at matte black. Two-tone. Ayan, makikita ninyo. Water decals na item. Dito, may makita tayong Tosic dito. Tapos, Gran Fondo. Ayan, halos lahat ng decals na makikita natin dito ay water decals. Ayan, Tosic Gravel Discovery. Ayun, confirm mga Curb. Ay, confirm! Ayan, gravel bike ang ating binabike check ngayon. Nakita nyo, tingnan nyo naman dito. Ang ganda. So, umangat yung ating seat tube dahil dito, na ibaba ito. May triangle. Ayan, yung bridge niya mga Curb, meron din dito. Ang seat stay niya pabilog. Ayan, bilog na bilog. May tornilyohan dito. Saka dito. Ayan. So, isa. Meron na tayong lalagyanan ng isang rock. Rock ka by baby. Yeah. Ayan. So, meron dito. Ayan. At meron din dito, syempre, sa fork. Meron 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Ayan. So, nakikita ko meron dito yung nilalagay na rock dito eh. Ayan. Tapos, meron din dito. Ayan. So, kung akin to mga Curb, lalagyan ko yan. Promise. Kasi marami tayong bit-bitin sa is cool. Siyempre, internal cabling, isa rito at dalawa rito. So, kung tatlo ang pumasok, siyempre, tatlo ang lalabas dyan. Ayan, kitang-kita mga Curb, walang bawalang daya. Ayan, oy, ang ganda mga Curb, may serial number sa ilalim. Yun o, oh, akala ko sa trinks lang yon yung mga may serial number. At meron pa rin dito, lalagyanan yan. So, palagay ko tools para may lalagyan ako ng tools. Pwede rin tubig. At the same time, meron din tubig dito. At makikita nyo mga Curb, meron siyang pang tornilyon dito. So, napakadami nyo pwedeng paglagyan. At ito pa, nandito sa top tube. May tornilyon pa din dito. Kita nyo, ang dami, no? So, ang dami nyo pwedeng ilagay dito. So, lagay ka dito. Tapos, meron ditong bag.
Tapos lagay ka dito, lagay ka dito, ilalagyan lang dito, pwede ka nang mag ano, ano tawag doon? Bike camping. Yung mga campers, mga bike packers ba tawag doon? You know? Tamang-tama ito, mga Kurt. May mga hiling mag-camping. May uod ng pagkaka-welding dito. Dito, smooth welding, pero dito may tinirang uod ng pagkaka-welding. Dito naman sa ating chainstay, mayroon pa rin siyang bridge. Ayun, kita nyo, may bridge siya. Siyempre, napapalitan ng ating drop out. Napakaganda ng frame na to, mga ka-erp. Panalong-panalo ka agad. Frame pa lang. Panalo ka na. O, di ba? At ang ating head tube ay tapered, mga ka-erp. Ang haba talaga nito. Ayun, tapered siya. Hindi siya kagaya ng tapered ng mountain bike na halatain. Pero ito, sigurado-sigurado ako, mga ka-erp. Tapered yan. Ayan. Made from aluminum 6061 nga pala, mga ka-erp, ang ating frame. Pati na rin ang fork. Ayan. Ito, medyo bladed. Makapal dito. Pakitid dito. Ayan. At sa tingin ko, mga ka-erp, ang steerer tube nitong fork natin ay tapered din. Kasi wala akong, hindi ko masyadong pansin na meron ditong adapter. At integrated headset siguro ang gamit dito, mga ka-erp. Hindi ko masabi kasi hanggat hindi natin nababaklas. Ayan. At dito tayo sa hubs. Ang hubs niya, ang cute. Ang cute. Ang cute ng Pokemon. Yan. Solon Husak. Ang ating hubs na made from aluminum alloy. Ball bearing yan. Kita naman, mga kerp. Yan. Matibay naman ang ball bearing, mga kerp. Alagaan nyo lang yan sa grasa. Ang dali lang mag-maintain yan. Meron tayong video, mga kerp. Panoorin ninyo. Nag-plug pa ng video. You know? Quick release, mga kerp. Alloy to. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 24 holes lang ang ating Solon aluminum hubs. Baka lang ating spokes. Aluminum alloy double wall na rims. Yan. Halos 30 millimeter. Kung daw nagkakamali, mga kerp. Tosic na sticker. Yan. At syempre, gum wall na gulong. Tingnan natin tatak. Jill lure. Ayan, kitang-kita, mga kerp. Jill lure. At 700C. 700 by 38C. May kalaparan ng ating gulong. At ang laki ng mga knobs niya, mga kerp. Yung knobs niya, kamukha ng knobs ng 26er na bike. Ayan, medyo kapal na ito. Kita nyo naman, mga kerp, oh. Ang kapal, oh. So, bago siguro umabot dito yan, kailangan maupod mo muna yung gitna. Hindi ka naman magbabanking, eh. So, max makapal yung knobs ng gitna compared dito sa gilid. Hindi mo naman ibabanking yan, eh, di ba? Oh. Ganon din sa kabila. Ayan, G-Lure na gulong. 700 by 38C. Ang laki talaga ng knobs nito, mga kerp. Ang ganda, promise. Panalo to. Ayan, aluminum double wall alloy na rims na may sticker yan na Tosic. Ayan, baka lang ating spokes. Dito sa likod, tingnan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 24 din. Parehas ang kanyang Tasbu. Solon Husak pa rin na hubs. Aluminum alloy, ball bearing type, quick release. Ayan, nakalimutan ko sabihin, mga kerp, baka lang ating spokes. Tapos yung ating cogs. Ang cogs natin, parang nakita ko sagmit. Oo nga, ayan, sagmit nga, mga kerp. Sagmit na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na 11 to 32. So, tamang-tama yun. Para pa rin sa gravel bike. Ayan. 11 to 32. Siyempre, Senza Ignite na RD. Ang liit, mga kerp. Ang piti to. Ayan. Oversize ang pulley dito sa tension pulley. At sa guide pulley ay plastic. Ito, plastic o. Oh. Ang tigas o. Oh, promise. Ang ganda nito, mga kerp. Panalo yung RD niya. Senza Ignite na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakalimutan ko na. Nag-uulyanin na tayo. Hello. Tapos ang katina natin ay best na chain. Hindi ko alam kung na yung best na chain. Eh. Pero may nakasulat siya, mga kerp, na best. At ang FD natin ay Senza Ignite pa rin. Ayan. 2x na clamp type. Ayan o, clamp type. At ang crankset natin ay square tapered 5-volt removable chain ring. Baka lang chain ring niya, mga kerp. Pero alloy ang ating crank arm na Tosic Loose. Breakthrough the limit. Ayan, oh. Oh, di ba?
50, then 36. Kung daw nagkakamali ang ating chain ring. So, pwede yan, ano, palitan. Then, napapalitan naman yung chain ring yan eh. So, kung bahala kayo, kung gusto nyo mas maliit or mas malaki na chain ring. Ayan. So, dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya, mga carp, ito yung seat clamp na gustong-gusto ko. Ayan, pang masungit kasi ito eh. Hindi, joke lang. Pakahirap mang hiram ng bike kapag matasang upuan. Kaya ako siya natawag na pang masungit. Kasi hindi mo maibababa. Basta-basta. Ayan. Made from aluminum alloy ito. Yung ating seat clamp. At yung ating seat post ay made from aluminum alloy din yan. 31.6, 350 mm ang haba. 2 bolts. Straight lang siya, mga carp. Wala siyang setback. Kitang-kita, diretsyon-diretsyo lang yan, mga herb. O, di ba? At ang pedal natin ay made from aluminum. Ay, hindi. Hard plastic pala. Napeke tayo dun. Hard plastic, tapos meron ditong bakal sa may gilid. Ayan, makapit to. Ayan. At ball bearing, matibay din yan, mga herb. Magpa-plug na naman ako, magpa-promote ako ng aking video. May video tayo niya kung paano mag-repair ng ball bearing type. So, 1 year na akong naka-ball bearing. Araw-araw kong ginamit, buhay pa siya. O, di ba? At upuan na toxic, ang tigas ng foam nito, mga herb. Ayan. So, sa mahiling sa matigas at mahaba, ayan, mukha lang siyang pamaypay dito, makitid lang. Wala siyang hiwa dito. So, angat mo lang yung puwet mo pag nakautot ka. At mababaw lang to. So, tutulo na lang kahit saan dyan yung ihi mo pag naihi ka na. At dito tayo ngayon sa stem, 90 mm, toxic, baliktaran. Ayan, baliktaran, ano. 90 mm negative positive na stem made from aluminum alloy yan, mga herb, at dalawang spacer na 10 mm at 5 mm. Yung ano niya, dust cap niya, mga herb, is made from alloy. Ito, alloy yan, halos 10 mm. Sobrang 10 mm yan. At stem. Top cap natin ay Feng Tai made from alloy. Medyo nakauka siya, basin type. So pag nabasa, malamang mamuo dito yung tubig. Pero may nabibiling cover nun yung rubber. Ayan. At ang ating drop bar. Ayan. Tingnan naman natin yung sabing drop out. Ayan. Drop bar is made from alloy. 420 mm. Internal cabling pa rin niya, mga ka-herb. Ayan. Yung kita nyo. Internal cabling. Tapos yung cabling natin may barrel adjuster. At meron dito yung ito, protector. Para hindi siya nagkikis-kisan. Ayan. Di ba? Ang ganda, oh. At ang ating double tap lever. So double tap to, mga carp, hindi siya STI. Pag sinabing double tap, natutunan ko lang to dati, hindi ko to alam, promise. 1 and 2. So yun yung double tap, di ba? Balikin natin, ayan. So yun yung sinabi. Ayan, hindi kagaya ng STI magkahiwalay. So isa dito, tapos isa rito. Ito, 1, 2. Ayan, balikin natin. So yun yung sinasabing double tap. Ayan, Sensa Ignite ang ating lever. Yan, ganda, promise. You know. At syempre, dito tayo ngayon sa rotor. 160 mm na rotor, pangkaraniwang nakikita natin sa mga built bikes. At post mount, kasi aluminum alloy ang ating tinidor. Na mechanical disc brake. Mas na ano pa nga ako, nalalakasan pa nga ako sa preno sa mechanical eh. Kumikis-kis nga yung gulong ko sa mechanical. Pero naman talang sa hydraulic brakes, hindi ko mapakis-kis. O baka sa akin lang siguro. Ayan. O maingat lang talaga ako sa hydraulic brakes. Biglang ganun eh, no? Ayan. Maganda rin ito, mga carp. Mechanical disc brake na ang tatak ay Filel. Filel ba yun? Ayan. Pakorek naman ako, mga carp. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Filel na mechanical disc brake post mount. Ayan. Nakita nyo? At 160 mm na rod. Door. Ayan, no? Tingnan natin. Mukhang wala na ako nakakalimutan dito. Sulyapan uli natin to, promise. Panalo to, mga kerp. Toxic Grand Fondo Gravel Bike. Bagay na bagay sa mga bike packers dyan. So, yun, mga kerp, ang ating bike check video ng Toxic Grand Fondo. Ayan. For sale na yung mountain bike ko. De joke lang, mga kerp. Ang ganda na to, mga promise. Bagay na bagay sa mga bike farmers. At malaki ko, bagay dito sa mga bike to work. Kasi magkaang ang dami kang may lalagay na rock. Magkaya ko, kailangan ko maraming dito ba? Ayan. So nagkakahalaga nga pala ito dito sa MM Plus Bicycle Trading ng 14,500 pesos lang.
ilalagay ko sa description ng kanilang Facebook link, contact number at Google Map sa mga gusto mag-avail nito through cash. At syempre, tumatanggap sila rito ng home to Reddit para sa mga kung gusto ko muna hulugan ng mountain bike, road bike, gravel bike, etc. Dami pa nila dito sa bike mo. Meron din sila mga parts, yore, etc. So, may frame team sila. Kompleto sila rito ang mga herb. Ayan, so hanggang dito na lang. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 11,000 tayo mga heart. Konting-konting kempot na lang. Ayan, bye-bye. Paalam.